Nagsiyaga na nga ng NBA na maglaro itong si Jordan Clarkson at kasalukuyan nagpa-practice kasama ang Gilas mga Chong. Ano nga ba ang nagpabago sa unang desisyon ng NBA? Ayon sa kanila ay nagkaroon ng miscommunication between NBA and China na nauwi sa pag-allow nila sa dalawang NBA players na maglaro sa ASEAN, na siya namang naging susi para maipush ng Pilipinas na i-contest ang kanilang naging unang desisyon kay Jordan Clarkson. Unfair nga naman kung papayagan nila ang dalawang Chino samantalang si Clarkson ay hindi mga Chong. Sa August 21 na nga po ang laban ng Pilipinas at China na siyang may 2 NBA players na si Zhou Qi at si Ding Yan Yuhang. Sabi nga ni Coach Yeng Diao, "The most important thing is we feel that we have a chance to win." At ulitin ang kanilang magandang depensa laban sa Kazakhstan nitong nakaraang araw. Andyan naman si Jordan Clarkson para tumulong sa kanilang opensa mga Chong. Guard nga po ang magiging posisyon ni Jordan Clarkson sa Gilas. Siya ang mag-handle ng bola at na mag-create ng mga plays para sa Gilas. Itong si Ding Yan Yuhang ay ang dapat tutukan ng Gilas. Napakalikot nga na player nito at dapat ikitan talaga ito ng depensa. Gumawa nga po ito ng 30 points nung laban ng China at Korea sa FIBA World Cup qualifiers. Makakalaro nga ba ulit si Jordan Clarkson sa susunod na ASEAN na gaganapin after 4 years? Sa ngayon, ang pag-approve ng NBA kay Clarkson ay may kasamang kondisyon. Ito nga po ay one-time exception lamang. It means, hindi na po ito pwedeng maulit dahil ito ay ayon sa kanilang existing rules. So ngayon mga Chong, masasabi ko talaga na hindi makakalaro si Clarkson sa susunod na Asian Games. Sa FIBA naman ay maaari siyang makapaglaro para sa Pilipinas as naturalized player habang suspendido itong si Andre Blash at habang hindi pa nagsisimula ang upcoming NBA season. Bakit nga ba naturalized player itong si Jordan Clarkson pagdating sa FIBA World Cup? Dahil na rin sa rule ng FIBA na ang mga foreign-born players ay dapat nakakuha na ng pasaporte ng kanyang bansang irerepresent before ito mag 16 years old. Sa kasamang palad ay hindi nga po nagkaroon ng Philippine passport itong si Jordan Clarkson ng mga panahong iyon. Kung kayo ang tatanungin, kakayanin ba natin talunin ang China sa kasalukuyang lineup? Sana nga ay pinalaro din itong si Junior Fajardo para mas lumaki pa ang ating chance sa manalo. So ayan mga Chong, pagpatuloy lang natin ang suporta sa Gilas Pilipinas at syempre sa Chooks to Go na patuloy pa rin sumusuporta sa ating pambansang koponan. Subscribe na kayo mga Chong para updated sa mga sports happenings.